Hi, welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang 10 simpleng paraan upang matanggal ang negatibong enerhiya sa inyong tahanan. Number 1, magtakda ng isang bagong hangarin para sa inyong tahanan. Bago ka gumawa ng anumang bagay, magtakda ng isang tukoy na hangarin para sa iyong bahay. Kung ano ba ang gusto mo sa iyong mga espasyo upang matulungan kang palayain. Kung ano ang gusto mong maramdaman sa iyong tahanan. Halimbawa, maaari mong sabihin, ang aking hangarin ay upang linisin ang negatibong enerhiya mula sa aking tahanan upang ako ay maging focus at produktibo. O di naman kaya ang aking hangarin ay palayain ang dati kong enerhiya at makaramdam muli ng kapayapaan. Sabihin ng malakas ang inyong intensyon upang itakda ang paglipat sa paggalaw. Number 2, subukan ang magpausok ng mga sampong. Ang mga tao sa buong mundo ay nagsusunog ng mga halamang gamot upang malinis ang negatibong enerhiya. At ang isa sa pinakamalawak na ginagamit ay ang sambong. Ang halamang gamot na ito ay inani at pinatutuyong madalas sa isang bungkos, pagkatapos ay sinusunog para sa paglilinis sa usok. Upang mapausok ang sambong sa bahay, ilagay ang iyong tuyong dahon ng sambong sa isang lalagyan na hindi nasusunog. At pagkatapos ay sindihan hanggang sa makita mo ang apoy. Hipan ito, ang mga orange na baga ay patuloy na masusunog. Paypayan ang mga baga para kumalat ang usok ng mabuti sa bawat kislap ng bawat silid. Tandaan, kung mayroong kang hika o sensitibo ka sa mga usok, pwede mong laktawan ang isa ito at i-clear na lamang ang iyong espasyo or puwang gamit ang mga halaman sa halip. Pangatlo, maglagay ng mga kristal. Ang mga crystals ay mga regalo mula sa mundo na nagdadala ng iba't ibang kapaki-pakinabang na vibration na katangian. Ang dalawang mga bato na ilalagay sa paligid ng iyong tahanan upang malinis ang negatibong enerhiya ay ang itim na tourmaline at hematite. Ang apat, gumawa ng ingay habang naglalakad ka sa iyong puwang o espasyo. Ang tunog ng mga tambol, ng mga gong at kahit na nga mga palakpak ng iyong kamay ay makatutulong na masira ang negatibong enerhiya. Para sa isang ritual na tunog sa bahay, magsimula sa inyong pintuan sa harapan at lumipat pa clockwise sa pamamagitan ng panloob na perimeter ng inyong bahay. Ang pagtugtog ng isang instrumento o pagpalakpak patungo sa mga dingding hanggang sa makagawa ka ng isang buong doof. Panglima, magsunog ng insenso. Ang Palo Santo ay isang uri ng mabangong kahoy na katutubo sa Timog Amerika at maaring sunugin bilang insenso. Ito ay naisip na isang masiglang tagapaglinis ng enerhiya. Sindihin lang ang isang dulo ng isang stick at ikalat ang usok tulad ng ginagawa mo sa pagpapausok. Pang-anim, gumamit ng asin. Ginagamit ang asin para sa sterilization. Ginagamit ang asin para sa sterilisasyon ng lahat, mula sa pagputol ng mga tabla hanggang sa mga sugat. At tinatanggal din ito ang negatibong enerhiya. Narito naman ang ilang mga paraan kung paano mo ito magagamit sa buong tahanan. Tunawin mo ang sea salt sa isang spray bottle na puno ng tubig at imis ang hangin ng bawat silid. Pangalawa, maglagay ng isang manipis na linya ng asin sa harapan na pasukan ng iyong bahay o sa paligid na perimeter ng iyong property. Pangatlo, isama ang isang maliit na dish ng asin sa iyong altar. Pang-apat, i-dissolve ang asin sa tubig na ginagamit mo upang linisin ang mga surfaces at sahig. Panghuli, gumamit ka ng Himalayan salt lamp. Pang-pitong tips, bigyan ang buong lugar ng isang sariwang lemon scent. Mayroong isang dahilan kaya maraming mga panlinis na mga produkto ang may amoy ng lemon. Dahil ang amoy ng lemon ay natural na nakapagpapalakas at nakakapagpasigla. Narito ang ilang mga unexpected na paraan upang magamit ito sa bahay. Una, magpakulo ng balat ng lemon sa tubig at hayaan ang singaw nito na humalimuyak sa buong bahay. Alawa,
Mag-iwan ng mga maliliit na pinggan na puno ng mga sariwang hiwa ng lemon sa paligid ng iyong bahay. Pangatlo, ilagay ang mga lemon essential oil sa iyong diffuser. Ang pangwalong paraan, punan ang iyong puwang ng amoy ng mga halaman. Ang lemon ay hindi lamang ang amoy ang maaaring magbigay sa iyong puwang ng isang mabilis na pagpapalakas. Ang sambong, lavender at frankincense essential oil ay maaari ding maging mahusay sa pagpapawalang bisa ng mga negativity. Maaari mong ilagay ang mga ito sa iyong diffuser o punan ng isang malinis na bote ng spray na may pantay na mga bahagi ng witch hazel at distilled water. Magdagdag ng 20 to 30 fatak ng mga essential oil na pinili mo, alugin at imis sa iyong living space o kaya ay pumili ng mga sariwang amoy at ilagay ang mababangong halaman tulad ng mga liryo ng kapayapaan, aloe vera o English ivy sa mga vases sa paligid ng iyong tahanan. Siyam, gumamit ng lakas ng imahinasyon. Isipin ang isang kumikinang naginintuang ang ilaw sa loob ng iyong puwang ng puso. Habang humihinga ka ng malalim, palawakin ang ilaw na iyon hanggang sa labas ng iyong katawan. Ipalaganap ang liwanag sa iyong living space na may hangarin na ang lahat ng energetic congestion ay malinis. At ang panghuli, tanggalin ang iyong mga kalat. Ang physical na dumi at kalat ay maaring gumawa ng isang puwang sa pakiramdam na hindi kaaya-aya. Ang pagpapanatiling isang malinis walang kalat sa bahay ay nangangahulugan na ang negatibong enerhiya ay hindi magkakaroon ng lugar upang magtipon-tipon. Buksan ang iyong mga bintana, ang pagpasok ng sariwang hangin sa loob. Ang siya namang magpapalakas ng mga negatibong enerhiya, gumawa ng masiglang paglilinis ng iyong puwang na isang regular na bahagi ng iyong gawain. Sa loob ng isang maikling panahon, makararamdam ka ng mas magaan, mas maliwanag at mas mahusay na makagagawa ng mga inspiradong pagkilos sa iyong buhay. Ngayon, kailan naman ang tamang panahon para malaman mo kung kinakailangan mo ng i-clear ang enerhiya ng iyong tahanan? Narito ang ilan sa mga palatandaan na kinakailangan mo nang maglinis ng enerhiya ng iyong tahanan. Number 1, kapag ikaw ay nasa sa isang kalungkutan o pagkakaroon ng masamang araw. Ang negatibong enerhiya sa iyong bahay ay maaring sila ang nagiging dahilan ng mga damdaming iyon. Pangalawa, kung ikaw ay nagkakasakit na lamang. Kasabay ng pagkapagod ng pakiramdam sa ilalim ng panahon, ang physical na kondisyon ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa espasyo sa paligid mo. Pangatlo, pagkatapos ng isang breakup o pagkawala, ang paglilinis sa panahon ng sakit ng puso o kalungkutan ay makatutulong sa iyo upang maproseso ang sakit at sumulong. Pang-apat, pagkatapos makipagtalo sa iyong kapareha, nasabi mo ang ilang mga bagay at nasabi din nila ang ilang mga bagay. Ngayong tapos na ang hindi pagkakaunawaan, oras na upang linisin ang hangin literally. Panglima, sa panahon ng anumang malaking pagbabago sa buhay, mag-isip ng isang bagong trabaho, pakikipagtulungan o pag-aalaga ng hayop, ang paglilinis ng luma ay lumilikha ng puwang para sa bagong enerhiya na dalhin ng mga bagay na ito. At ang panghuli, kapag nararamdaman mong na-stuck ka na, kung nais mong pagbutihin ang iyong buhay at hindi magawa ang pag-unlad, maaring oras na upang tanungin kung pinapanatili ka ba nitong naka-stuck sa iyong nakaraan.